Good morning again mga ka-Steel Horse. So ito, kaka-bis lang natin, baba na tayo at atin ang subukan panda rin ang ating newly installed open pipe na SC project. Again, nakita nyo naman yung first vlog ko kung paano namin ito pinalitan kina Kuya Rex sa may binyan. So ito, binalutan natin dahil minsan po pagka hindi siya nakabalot, ang daming tae ng butiki sa upuan. Mga ka-steel horse, pagka walang balot. So, eto na po ang ating newly open pipe. So, cold start po natin kung ano po yung tunog niya, mga ka-steel horse. From silent to quiet pipe. Ito, pupukuhin na natin siya. Nalalabas na namin sa division. Si Mrs. Ko ay nakakotse. Ako ay nakasolos dito sa aking CB650R. So, mga ka-steel horse, medyo may kaingayan nga itong SC project pipe na ito. So, ideally, yung sounds niya maganda, malakas talaga. Pero, parang napapansin ko lang din if napagitnaan ako ng dalawang sasakyan, for example, bus, tapos kotse yung sa kabila, and in between nandun ako, rinig na rinig ko talaga yung pipe ng mga steel horse. So parang may feeling ako na kahit ako medyo nabibingi sa loob ng helmet, naririnig ko talaga yung dagundong ng pipe na to, mga ka-steel horse. But anyway, since may mga natanong na rin tayo ng mga matagal na nagmo-motor, being a newcomer dito sa big bike, may nagsasabi na, you know, yung loud noise of the exhaust save life daw. So I think so, it will save my life sa sobrang ingay nito, open pipe na ito, mga ka-steelers. And I believe some of you are using this kind of canister, no? So napakalakas talaga niya. May napansin din ako for how many days na binadrive ko ito ng CB650R ng mga steel horse. Previously, nung hindi pa ako nakapalit with my original exhaust with catalytic, ang mileage ko per liter is about 33 to 36 kilometers per liter. Pero ngayon na pansin ko na consume mo itong use of gasolina, so I'm using actually XCS 95 octane, malabas 20 kilometers per liter na lang yung consume. Ang laki, halos na nawala yung sa tipid mo gas. So I doubt pagka nilong ride ko ito kasama si Mrs. Y, definitely mas madalas ang aming pagkagasolina nito compared last time. Thank you.
later, no? So later, mga Castilors, once makuha ko yun, papalitan agad natin ito pagbalik ko sa bahay from office, and then paparinig natin yung bag sa inyo, and you let decide kung alin na mas maganda, kung itong luma or itong bago. Soundcheck. As promised, mga ka-Steelers, so ito na, dumating na yung ating bagong SC project na canister, no? Pinala siya sa office, ngayon dito ko siya kinabit sa bahay. So ako na nagkabit, so madali naman siya kasi slip-on lang. Look at the sounds, no? Medyo mabase nga siya. Aesthetically, mukhang mas maporma siya kaysa doon sa una kong nabili. Isa din sa nagustuhan ko rito sa canister na ito is yung gold coating niya from top and bottom. Kasi halos tumugma siya, mga ka-Steelers, doon sa color nung mugs ko. And then doon sa color nung telescopic fork ko. So parang napapansin ko tuloy na parang itong part na ito, itong foot peg na ito, parang gusto ko na rin siyang kulayan ng gold, mga ka-Steelers. So sooner or later mukhang dadalhin ko ito, papinturahan natin yan. So ito po yung kabuuan niya, maganda. So kung meron subscriber ko na naka CB650R, I also recommend this pipe kasi medyo buo at mabase yung sound niya compared dun sa unang nabili natin ka Steelers. So ito, kunin ko yung isa, yung full black na SC Project. Medyo matining kasi ang tunog nito, mga ka Steelers.